Formal na nagsimula ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2022 sa Taguig City Hall, lungsod ng Taguig, na may temang Pilipino at mga katutubong wika kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Sa pagpapaunlak ng pamunuang lungsod ng Taguig, nakiisa ang komisyon sa wikang Pilipino sa pamumuno ni Dr. Arthur Casanova sa pagtataas ng watawat na sumasagisag sa isang buwang pagdiriwang na siksik sa mga aktibidad para sa wikang pambansa ang Pilipino. Tampok sa programa sa 31 na Oktobre ang pagkakaloob ng KWF Kampiyon ng Wika kay Punong Lungsod Maria Laarni Cayetano para sa kanyang masigasig na paggamit at pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa lungsod ng Taguig. Matatanda ang nagpasa ng resolusyon ang sagunyang lungsod na nagikayat sa malawakang paggamit ng Pilipino sa lahat ng opisyal na korespondensya ng lungsod. Nagbigay ng mensahe si Dr. Casanova kasama ang mga piling kawani ng KWF. Ang mga webinar na ito at mga workshop na ito na inyong dinaluhan ng mga nagdaang taon ay tunay po namang nagbunga, sapagkat sa taong ito nais kong ipahayag sa inyo na ang KWF kanal ng senyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ay ibibigay po sa lungsod ng Dito. At ito po ay gaganapin sa 31 ng Agosto 2022. Ngayon pa lamang po ay pinaabot ko na ang aking congratulations sa inyo. Isang malugod na pagbati, isang mainit na pagbati, sapagkat bakit-unan ay yung mga taga-Taguig ay kaisa namin sa aming mandato sa Komisyon sa Wikang Pilipino. At ang mandato niyan ay lalo pang paigtingin ang paggamit ng wikang Pilipino, sapagkat tayo po ay mga Pilipino na may isang pambansang wikang kung tawagin ay Pilipino. Sana po talagang tunay na gamitin ang wikang pambansa hindi lang sa buwan ng Agosto, kundi sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan. Taong 2015, 2015 ng ating pong simulan, ang ating pong pagnanais na magamit ang wika sa lahat ng mga dokumentong panggobyerno, gayon din po ang mga anunsyo para po sa ating mga mamamayang Tagigenyo. At simula noon, hindi na po tinigilan taon-taon, at ako'y masaya. Sa aking pagbabalik, ginagawa pa rin po ito ng mga kawani natin na nagpapahalaga sa ating wikang Filipino. So palakpakan po natin sila. Ang pagkilala po ay tatanggapin namin. Ang pagkilalang ito ay itatrato naming inspirasyon. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV.